Warning. The following video contains strong language. I'm so extremely annoying. But don't blame me if your ears start to bleed. Thank you for your patience. Smoke weed every day. One extremely annoying shift later. Hi mga bay, this is Louie Encanto from Encanto Motworks. Ngayon mga bay, i-explain ko itong R1M swing arm mga bay, na fit na siya sa Sniper 150 mga bay. Bali, set ito siya mga bay. Sa R1M talaga yan na mags mga bay, at saka yung mga spacer mga bay, sprocket, caliper mga bay, sa R1M talaga mga bay. Sa kanya talaga mga bay yung swing arm mga bay, kaya set na ang pagbili ko niyan mga bay sa R1M talaga mga bay. Then pag convert ko niyan mga bay, bali madali lang mga bay kasi konti lang yung conversion niya mga bay, kasi if set na yung bilhin niyo na swing arm mga bay, mas mabuti mga bay kasi less hassle at less conversion na siya mga bay. Bali, explain ko ngayon mga bay kung saan banda lang yung i-convert mga bay. So ito siya mga bay. Kung set na swing arm yung nabili nyo mga bay, meron ng shock, link edge, mags, tires, calipers, sprocket, set na talaga siya mga bay, at buong buo na talaga siya mga bay, na galing talaga sa motor mga bay. Bali, ang conversion nyo na lang yan mga bay, bali dito na lang banda mga bay. Yan. So, kung link edge yung gamitin nyo mga bay, bali konti na lang din yung conversion mga bay. So, i-explain ko mga bay. Bali, ang i-convert nyo na lang mga bay, yung dito mga bay. Kita nyo yan tabas mga bay. Yan. So, nagkuha ako dyan sa sukat sa stock na swing arm mga bay ng Sniper 150 mga bay. Yung pagkatabas dyan mga bay. Yan. Then, gumawa kami ng bushing mga bay. Dyan mga bay, magkabilaan mga bay. Same pa rin dun sa last video ko mga bay, na na-explain ko mga bay yung ginawa ng bushing dito mga bay, magkabilaan mga bay. So hindi ko na lang yan baklasin mga bay, kasi nakita nyo naman yung video ko last time mga bay, yung binaklas ko yan mga bay. Same lang yung procedure mga bay. So yan mga bay, pagkatapos nyo magawa ng bushing mga bay at matabas dito mga bay, yan, at gumawa ng pivot axle mga bay na fit doon sa chassis ng Sniper 150 mga bay, yan, then tapos na tayo dito mga bay sa pivot axle niya mga bay. Dito naman tayo sa link edge mga bay. Yan. Itong sa shock mga bay. So sa last video ko mga bay, bali nagbutas tayo dito banda mga bay, at nilagyan natin ng bracket kasi hindi tayo gumamit ng link edge mga bay. Yung original na shock yung ginamit natin. Kaya nagawa tayo ng bracket dito mga bay, at binutasan natin ito mga bay. Pero ito siya mga bay, hindi na kailangan mga bay, kasi meron siyang link edge mga bay, at saka meron na din siyang rear shock mga bay. Kasama na siya sa swing arm mga bay, set na siya. So ang conversion na lang dito mga bay, itong lock na lang sa link edge mga bay, bali dun sa chassis nyo mga bay, kailangan ma-lock doon ang link edge mga bay para hindi siya magalaw mga bay, at saka yung play niya mga bay same pa rin sa mga big bike ng play mga bay. So yan mga bay, bali explain ko mga bay yung ginawa namin na lock mga bay. So tanggalin muna natin yung pivot axle mga bay para makita nyo yung ginawa namin na bushing mga bay, na lock doon sa chassis sa motor mga bay. So tara mga bay.
So ito yung bushing na ginawa namin mga bay. Yan. Magkabilaan yan mga bay. So yan mga bay. Ito yung ginawa namin na spacer mga bay. Yan. Bali, nagkuha kami ng lagayan ng lock sa chassis mga bay dun sa center stand mga bay. Yan. Dun kami kumuha ng malagyan nito sa linkage mga bay, yung butas dun sa center stand mga bay. Bali, tanggalin nyo lang yung center stand mga bay at dun nyo ilock ito mga bay. So yan mga bay, bali ang sukat nito mga bay, kasukat niya doon yung salagayan ng center stand mga bay, para pit na pit talaga doon pag lock natin ito mga bay. So yan lang yung ginawa namin mga bay para mag lock yung linkage natin mga bay. So puntahan natin yung motor mga bay, explain ko mga bay saan doon banda yung sa center stand na lagayan mga bay. So tara mga bay. So bali dito yung bali yung linkage mga bay, dito na siya sa gitna mga bay. Bali dyan yung ilagay yung spacer na mataas mga bay, then yung linkage mga bay nasa gitna na siya mga bay. So hindi na yan gumagalaw mga bay, at saka pit na siya mga bay. So yan mga bay. So balik tayo dun sa swing arm mga bay. So yan mga bay, nakita nyo na yung sa lagayan natin ng linkage mga bay para mag-lock siya sa chassis mga bay. So kita nyo yung spacer mga bay, ito yung ilagay sa gitna doon mga bay. Then itong bolt mga bay, ito yung i-bolt nyo dyan sa side by side mga bay para ma-fix na talaga siya mga bay. Then ito mga bay sa gitna mga bay ng spacer. So yan lang yung conversion mga bay pag naka-linkage kayo mga bay. Yan. Doon lang kayo lagay sa center stand mga bay. Pero ang problema mga bay, wala na kayong center stand. Pwede nyo rin na hindi tanggalin yung center stand mga bay, pero malaki yung trabaho mga bay. Pwede kayong magbutas doon sa chassis mga bay. So madali lang talaga mga bay. Para sa akin mga bay, doon na lang ako sa center stand mga bay para hassle free mga bay at saka less conversion mga bay. So yan mga bay, perfect na, perfect mga bay. Then dumapo naman tayo dito sa dulo ng shock mga bay. Yan mga bay, bali kung sa kung bago pa mga bay, hindi pa na convert mga bay, bali hindi talaga fit yung dito mga bay sa motor ng Sniper 150 mga bay, kasi malaki talaga to mga bay, malapad mga bay. So ang ginawa namin dyan mga bay, tinabasa namin dito banda mga bay, magkabilaan mga bay. Yan, para mapasok talaga dun sa chassis mga bay yung lagayan ng shock mga bay. Yan. So plug and play na lang siya mga bay, kabit na lang siya diretso mga bay. Tsaka yung alignment mga bay, same pa rin sa big bike mga bay. Kaya no need na kayong mag-alala sa alignment mga bay, kasi doon sa center stand mga bay, doon na talaga yung sukat niya mga bay, para pantay yung swing arm niyo mga bay sa chassis mga bay. So yan lang yung conversion mga bay sa buong kahanan ng swing arm mga bay, na set na siya mga bay. Dyan lang yung i-convert mga bay, kaya hassle free at less conversion mga bay pag set yung bilhin nyo mga bay. Yan. So yan mga bay, bali sa engine sprocket naman mga bay, kailangan nyo din mag convert mga bay, kasi malapad na yung swing arm mga bay, at saka need nyo ng engine sprocket extension mga bay. So, kita nyo yung sa last video ko mga bay, na naka-engine sprocket extension. So, pakita ko sa inyo yung sample mga bay. So, tara mga bay. Hanapin natin yun mga bay, yung engine sprocket extension.
So, ito yung engine sprocket extension, mga bay. Kita nyo, mga bay? Yan, madami ako, mga bay. Kasi madami akong swing arm, mga bay. Iba-iba yung sukat niya, mga bay. Tingnan nyo, mga bay. Yan. So, tingnan nyo na malapitan, mga bay. Yan. Yan yung engine sprocket extension. Medyo kulang sa linis, mga bay. Yan. Perfect. Na perfect, mga bay. Then, yan, mga bay. Magkaiba sila, mga bay. Pero same lang yung lagayan ng lock, mga bay. Tingnan nyo, mga bay. So, yan lang yung mga needs, mga bay. Pag mag-convert kayo, mga bay. Bale, kumpara dun sa last video natin, mga bay, mas madali itong i-convert, mga bay. Kasi, buo na siya, mga bay. Wala ka nang gagalawin dun sa rear, mga bay. At saka sa mga caliper, mga bay, kasi buo na siya, mga bay. So, kung gusto nyo madali ang conversion, mga bay, itong set ang bilhin nyo, mga bay, or magbili kayo sa ibang shop, mga bay. Set talaga, mga bay, para hassle free, mga bay. Yan, mga bay. Perfect, perfect, mga bay. By Encanto Motorworks. So, kung may mga tanong kayo, mga bay, at hindi ko na-discuss dito, mga bay, i-PM nyo lang ako sa Facebook, Louie Encanto. Handa kong sagutin yan lahat, mga bay. So, yan, mga bay. Ano pang hinihintay nyo, mga bay? Convert na, mga bay. Bye-bye.